check in NITCO or National Infrastructure Development Corporation of Trinidad and Tobago. Golconda Interchange. I'm heading right now to DB Interchange. We have to be careful here because the speed limit here is 80 kilometers per hour. And if you will be caught over speeding, there will be a fine of $1,000 Trinidad or equivalent to 150 US dollar. This is a part of Solomon Hotsoy Highway heading to point 14. Also, the road that I personally manage from January 2013 to December 2018.
And this road is also fully monitored by traffic police. Speed limit is 40 kilometers per hour. Nyo guys, maraming bakante na lupa. Wala man lang katanim-tanim. Empty land. Useless. Dito sa atin sa Pilipinas to, punong-puno na ng subdivision ito. At saka maisan na ito. Maisan, palayan. Mani. Ayan o, tingnan niyo. Wala ko makita. State-owned property ito guys. Pag-aari ng gobyerno. Dahil ang population dito is only 1.2 million. Plus expat, for example, 300 or 400,000. Ang gagawin mo dito, ayaw ka ng bahay at i-develop mo, and after 25 years at may development ng area, pwede mo na pati tulungan sa gobyerno. Pag binawi ng gobyerno at may development ka na, kailangan nilang gamitin. Babayaran kanila. But it is very dangerous dahil maraming gangs dito. Maraming mga akyat bahay dito. Kung nag-iisa ka lang sa lugar na pag-aari ng gobyerno ang lupa,
delikado kung wala kang kapitbahay. Hold up ang sentensya mo. Pero hindi naman na halos lahat. Pa-timing-timing lang. Kahit saan meron naman yan. Kaya sa atin sa Pilipinas, of course, if you have a house without any neighbors, far from civilization, it is also dangerous. Aking kalsada naging manage we completed this 2015 so 9 years ago tayo sa mangrove area guys. Yung nakita nyo yan ang Caribbean Sea or Paria Street yung tawag na rito. This is one also of my project when I was in Lipco. It was started 2011 and completed, not even completed, or used 2022, like 11 years. You can see, hindi pa rin tapos. Ang consultant dito guys ay AECOM, American Engineering Company. As I've heard, number one daw ito sa buong mundo. May natatawa lang ako dahil sa project manager of NIDCO and they are under with me. Walang masabi pero hindi ako believe. At ang contractor dito ay OES, a Brazilian 5-star company na nag-declare ng bankrupt last 2016.
we are now heading to St. Mary's Interchange. Tagal ko nang dito dumaan dito. Almost 2 years na. So, tingnan natin kung $5 billion, which is equivalent to $1.15 billion. So this is a Gandhi Bridge. Silver Stream.
Selby Stream Highway. Guys, yung bundok, dati tinatawag nilang jungle yan. Bundok yan na binungkal namin way back 2013. Diyan ko naobserbaran yung pagbuldos ng bundok na yan na yung diesel oil sumumpit. Grabe. Maraming experience ko dito. Dito rin yun nabalaho yung pickup ko na Navara Hilux. Pag umulan, napakadulas dito. Tingnan mo yung oil sand na yan. Ayan. Gandang backfilling materials yan. Nire-rescue lang ako ng traktor ng OAS. Guys, hindi ko na naabutan yan.
CGCAL or Caribbean Gas Company Limited. So we are now in Labre. And then later on, I will explore the pit lakes, ang tinatawag nila na minahan ng asfalto dito sa Trinidad. After my meeting with the HR manager of the company. Today's guys, thank you for watching my video, my previous experience from the government company of Trinidad and Tobago.